Narito ang ikatlong bahagi ng Taiwan Racing Pigeon. At inihahanda na nila ang container na punong-puno ng racing pigeon. Ito ay dumadaan sa isang masusing pagsisiyasat. Naglalakay sila ng tubig upang makainom ang mga racing pigeon. Pero hindi lahat yan makakainom ha. Yung mga nasa gilid lang. Yung mga nasa gitna, hindi yung mga kainom. Kaya kung ang ibon mo hindi nakainom, sigurado mawawala ito sa karera. Kaya dapat marunong makipagbalyahan ang ibon mo. Dito sila magre-release sa gitna ng dagat. Medyo manayad ang dagat, pero makulimlim. Nagbabadya ng isang sakuna para sa mga racing pigeon. Sa ngayon medyo kalmado pa ang dagat. At ready na silang mag-release. Hinihintay na lang nilo ang kudyat ng kanilang racing chairman. Nandiyan ang ibon ni Tai kasali dyan, yung anak ni Super Warrior. Nang last digit is number 13. Libo-libo ang kalapati dyan. Pero hindi lahat yun makakauwi oh. Siguro 1% lang makakauwi dyan. At ayan na nga, nagsimula na po silang pakawalan ang mga kawawang racing pigeon sa gitna ng malupit at malawak na dagat. Ang karera sa Taiwan ay nagsisimula sa 150 kilometers. Meron silang 5 round. Matira matibay dito. Ito ang tinatawag na survival of the fittest. Halos dumilim ang dagat sa dami ng racing pigeon. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi lahat yan makakauwi oh. Mga 1% lang. Siguro sa 1,000. Mga isa lang makakauwi ron. At nagpaikot-ikot lang ang mga kawawang racing pigeon kasi nasa gitna sila ng dagat. Wala silang reference point. Wala ring araw. Mahirap talaga yan. Yung iba dyan, pumabagsak na lang sa gitna ng dagat. Doon na yung mamamatay. Yung iba, tumutuod sa barko. Yung iba, babalik doon sa may container. Papatong lang. Kaso bubugawin din sila. Ang karera sa Taiwan ay isa sa pinakamalupit. Biruin mo, ihahagis ko sa gitna ng dagat. Kasi yung bansa nila maliit lang. Halos kasi laki lang ng Quezon City. Kaya no choice sila. Kundi sa dagat sila mag-release kasi nga malawak dun. Kaya nga maraming namamatay na racing pigeon. Naghiwa-hiwalay sila, group by group. Yung iba paikot-ikot lang. Yung iba dumediretso. Yung mga dumediretso, yun lang yung makakauwi. Pero yung mga paikot-ikot lang, dyan na lang yan sa gitna ng dagat hanggang sa mapagod sila at bumagsak sa gitna ng dagat. Kung yung ibon ni Tai ay napasama doon sa grupo na dumiretso, malamang magkaklak ang ibon niya. Pero kung ang ibon niya inasama lang dyan sa may paikot-ikot dyan, malamang dyan na yan titira sa gitna ng dagat. Dyan na rin ang magiging libingan niya kasi hindi niya siya mapakakabalik dahil paikot-ikot lang siya, mapapagod siya, babagsak siya sa dagat. Habang naglalakbay sila sa dagat ay naghahanap sila ng isla na madadapuan. Minsan yung mga naliligaw na barko na papagkamala nilang isla. Dumadapo sila ron hanggang sa mahuli sila ng mga tao doon sa barko. Tapos iyon yung binibenta nila sa Pilipinas. Huwag kayong bibili nun ha kasi tumukod yun. Ibig sabihin, mahina yun. Isa pang problema nila dito ay yung lakas ng hangin. Pag tinamaan sila ng side wind, malamang maliligaw sila dahil mapapadpad sila sa napakalayong lugar. Makauwi kaya ibon ni Tai? Ito ngayon si Tai, nililibang niya sarili niya sa kanyang mga young bird. Medyo bad trip si Tai kasi hindi nag-clock yung ibon niya, yung anak ni Super Warrior, number 13. Nag-clock lang sa unang round pero sa pangalawang round, hindi nag-clock. Ay naku, malas naman ni Tai. Ito siya ngayon, nakatutok siya sa mga bago niyang young bird na ititrain niya para sa susunod ay mag-clock na ulit. Ayan siya oh. Medyo minalas siya ngayon. Hindi maganda naging performance ni ano, yung anak ni Super Warrior na may last digit na number 13. Kaya ito yan, nagtitrain siya ng panibagong young bird. Para sa susunod, swerte na siya. Ay nako, good luck sa iyo Tai sa next year. Shout out kay Andy FTV at kay Nether Drake.